So yan, una yung advanced database, no? Ayan. Tuwating assembly design database covering vital components such as entities, attribute, relation, and overall system framework na sinabi ni Clark 2002. Ayan. So kailangan daw maayos yung pagde-design natin ng database, no? So kailangan nag-work ng maayos or nag-integrate ng maayos yung mga entities, attribute, relationship para may mapanatili natin yung maayos na workflow ng ating system. Kasi data, ano yan? Siyempre, so, sensitive ito yan. Ito naman yung mga kinakailangan. Data types, column names, constraint, primary key, relations, unique key, tsaka foreign key. Yan. So, yung laman ng data dictionary natin. Dito naman tayo sa table newsfeed. Kailangan ng ID, ay newsfeed ID para malaman yung mga unique identifier ng mga bawat post. Tapos yung dito, yung date and time para alam kung kailan na-receive tsaka pumasok yung post. Kung kailan nagawa. Tapos student number, dito malalaman kung sinong student yung nag-post, ganun. Malalaman agad. Tapos sa caption, kung ano yung caption na inilagay. Oh, dapat, what's on your mind? Oh, pero dapat yung mga caption lang dito, yung mga important lang. Related sa school. Related sa picture. Tapos dito sa photos, dito yung mismong photos na. Long blob data type siya. Yan. Then also, nandito rin yung table for announcement for images. So, makapansin natin, nandiyan si AIID, which is ito yung uniquely identifier for each entry po, no? So, nandiyan din si AI image data, which is ito yung mismong image na pinapasok sa database. And then, ito yung, nandito rin yung AI alt text, which is ito yung parang description ng image na yun. And also, nandito rin po yung table entry post. Nandito yung like sa ID, yung mga uniquely identifier, nandiyan din. So, nandiyan din yung FB post link, which is ito yung embedded link na kinukuha natin sa Facebook. And also, nandiyan din po yung Facebook title. Oh. Yan. Kasi nga, pwede tayong mag-embed ng Facebook post sa website eh. And also, so, katulad sa Facebook, so, ganun din sa YouTube, meron din tayong mga ID and also yung link, tapos yung headline, tapos kung anong description siya. And then, sa may table contact message naman, dito naman pumapasok lahat ng mga data na sinend ni student kay admin. So, nandyan din po yung ID, tapos date time, which is kung kailan siya, kung kailan na-receive or kung kailan pumasok yung message ni student. And then, nandito rin yung status, makita dito kung na-read na ba siya or unread pa siya ni, admin. So, nandyan din yung subject. So, parang ito yung subject nung kung or bakit post. Siya, or post, kung or bakit siya nagbigay ng message. And also, nandyan din yung name ni student. And also, nandito rin yung email, which is ito yung gagamitin para kapag si registrar is nag-reply back kay student. And also, yung mismong content, which is yung message. And so, next. So, meron din po tayong table for subject. So, nakapaloob dito yung subject code. For example, IT01, IT07, or IT17, IT16. So, nandyan din yung mga description niya. For example, kay IT17, kung e-commerce siya, ganun. So, nandyan din po yung IT units. And also, meron din po tayo ng table program, which is kapag si admin is gusto niya ng mag-add ng mga another program. So, nandyan din po yung ID. So, identifier yan, no? And also, yung description kung anong program siya. For example, BSIT is Bachelor of Science in Information Technology. And also, may mga program majors po yan. And also, we have this, the table academic year info. So, for example, sa system po namin kasi pwede mag-add ng mga academic year. Si registrar. So, nandyan din po yung ID, tapos year, and then kung anong SEM siya. Oh, kasi kada academic year may dalawang SEM yan, di ba? First year or, first SEM or second SEM. Tama. Yan. Also, we have this, the table section, which is meron ditong section ID, tapos kung academic year ID na nagre-represent kung anong academic year siya. And also, kung anong program yung section na yon. So, for example, BSIT, BSBA, or BEED. And then, also, nandito rin yung section year. And also, nandito, meron din po tayo dito na table student, which is nakapaloob dito lahat ng mga necessary data na kinakailangan sa isang student. So, nandyan din po yung, una sa lahat, nandyan yung student number, which is ito po yung uniquely identifier for each entry ng isang student. And also, nandyan din po yung student photo. Nandyan din po yung student last name, first name, middle name, and extension name. And also, naka-indicate din yung academic year ng isang student. Tapos, nandyan din yung kung anong section siya, which is representation of section ID. And then, kung anong program siya, kung BSIT ba, BEd, or BSBA. And also, yung student email.
Ayan. So kung mapapansin nyo, mga basic info lang ng student yung nilagay namin dyan. Kasi nga hindi pa natin i-cover yung sa enrollment. Kung siguro sa future development ng ating program, mag-add na lang tayo ng other tables for personal information, ganyan, student documents, ganyan. So ngayon, i-cover lang yung overall grades management, ganyan. Kaya basic information lang muna ng student. And also, nandyan din yung table for student account. So, like we said, we have this student portal which is pwede mag-login. So, nakapaloob dito yung student account ID, tapos student account number, and also yung password ng ID or password ng isang student na yon. And also, meron din tayong table for faculty or for teacher. So, nandito rin yung mga basic information like sa teacher or like sa student kanina, meron din siyang faculty ID, meron siyang photo, faculty last name, first name, middle name, extension name, and the faculty email. So, next. And also, meron din tayong, katulad sa may student, meron siyang account, di ba? So, meron din tayo sa faculty or kay teacher account. So, nandito yung faculty account ID and then pa-account ID and then yung pa-account password. Tapos, meron din tayong table for, katulad kay student, kay teacher. Meron din tayong table which is for admin, which is dito nakapaloob lahat ng necessary data na kinakailangan kay admin. So, like yung... So, nandito na yung ID, tapos meron siyang photo, meron siyang last name, first name, middle name, extension name, and email. So, next. So, yan. Meron din tayong table for admin account. So, nandyan din yung ID niya and then yung password niya. So meron din kaming super admin. So, nandyan yung super admin ID, tapos admin ID. Yan. So, kung gusto natin mag-add ng super admin, lalagay lang natin yung admin ID niya. So, yan. Yan. Meron din tayo ng table schedule for the registrar that they want to set different kind of schedule, di ba? So, nandyan din yung SCED ID, kung anong academic year siya, kung anong section yon, kung anong program siya, and then kung anong subject yon and kung ano yung day niya, tapos yung time, and also kung kaninong teacher siya nakapaloob yung schedule na yon. Next. Also, we have this, the table grade. So, yung nagmamanage dito is si teacher po. So, dito given na po yung grade ID and then meron din pong student number para malaman kung sinong student yung bibigyan ng teacher. And also, nakakapaloob yung AY ID, academic year ID, yung section niya, tapos kung anong subject yung bibigyan grade na yon. And then, kung sino yung nagbibigay ng grade, kung kaninong teacher siya. Tapos, nandito rin po yung prelim grade, midterm grade, final grade, average grade, and the equivalent grade. So, next. Now, let's go to the database. No? So, how... are you going to present this? Which presentation? ERD. So, let's start. Base database. Draw.io. So, saan mag-start? Dito, kay faculty account. Adam. Yan, sige, explain mo. So, si table faculty account and si table faculty is related to each other sila. So, table faculty account has a table faculty. So, yan, connected sila and their relationship is one to many. So, yan. Account and faculty? Oo. Hindi, one to one lang siya. One to one. Oo, one to one. May naduling ka na. One to one lang siya. Kasi, kada isang faculty, isang account lang. Oo. Oh, one to many. Next. And then, next is connected siya kay, kay schedule. Because, faculty is pwede siyang i-assign sa schedules. Sa mga schedules, yan. Naman siya, many to many. Oh. Bakit? Kasi yung faculty pwede siyang mag-assign. Marami siyang schedules. Oo. Oh. Hmm. Yung schedule, marami din siyang faculty. Pwede siyang dalawa. Dalawa yung subject niya doon, di ba? Oo. Oh. And then, many to many. Oo. Oh. Then, connected siya sa grades because the faculty will give the grades, yan. So, their relationship is one to many. Kasi si isang faculty is pwede siya magbigay ng maraming grades sa student. Sa isang student, sa iba't ibang student. And after that, dami na nakalito yan. Dami na dito. Wait lang. Kaya kay subject muna tayo. And then, related siya kay schedule. And their relationship is many to many. Kasi isang subject pwede siyang iset sa maraming schedule. And then, sa bawat schedule na yon, pwede siya magkaroon ng mga iba't ibang mga subject. Then, again, si subject is related siya kay grade.
and their relationship is one to one because sa isang subject pwede lang siya magkaroon ng ano isang grade yan. And then subject is related again siya kay explain na pala yun. Tatlo na. Oh, next is student account which is related siya kay table student and their relationship is one to one. Kasi sa isang student pwede lang siya magkaroon ng isang account. Yan. Then si student is related siya kay grade and then yung relationship nila is one to many. Kasi sa isang student is pwede siyang magkaroon ng maraming grades. So, yeah. Next. So, na-explain na natin yung student kay subject. Student tsaka kay newsfeed. One-to-one kasi si student pwede lang siyang ano. Speed? Oo, oh, newsfeed. Student. Tapos newsfeed. Ah, oh, tama. So, ayun. Then, student belongs to. Ano na? Lang lumilipat yung story natin. Ito, ba? Huwag yata nag-grade dito ba? Na, hindi saan yan, section. Ayun. Ah, yun, section, ayun. Section is, bilang siya sa section and their relationship is one to many. Bakit? Kasi sa isang section is, pwede siya magkaroon ng maraming student, pero bawat student na yun is, pwede lang siyang ipasok sa isang section kasi hindi lang pwede magkaroon ng maraming student, maraming section yung isang student, di ba? Then, ano pa? Eh, schedule naman. Sige, kahit yung mga important lang. Important lang. Oo. Oh. Kay grade, no? Kay grade muna, sige. Si grade is related siya kay... Ito muna. Kay student, ayan. Their relationship is one to many. So, yan, na-explain na pala natin. Then, grade to subject, na-explain na rin. Grade to faculty, na-explain na rin. Explain na. Grade 2. Ayan. Ayan. Si, ano, grade academic is related year siya kay, ano, academic year information and their relationship is one to many. Because sa isang academic year, pwede magkaroon ng maraming grades doon. Pero sa bawat grades na yun is indicated or nakapaloob lang siya sa isang academic year na yun. And then, grade 2 section. So, sa isang, their relationship is one to one because sa isang grade is pwede lang siya magkaroon ng, ano, isang section. And then, vice versa, ganun din. Ano pa? Na-explain na lahat, ha? And then, kay... Dito muna tayo, kay admin. Si admin, related siya dito kay TBL account. Because sa isang admin, no, pwede lang siya magkaroon ng isang account. Which is, di pwede siyang magkaroon ng marami account. Then also, si admin is... Related siya kay table YouTube video, kay super admin, kay TBL post. Ano pa? Marami yan eh. Ito, kay contact message. Announcement. So, bawat, kasi sa isang admin, kaya niyang i-manage lahat yan. Pero, bawat isa sa mga yan is pwedeng i-manage ng mga iba't ibang mga admin. Kaya many to many. Oo, kaya many to many nakalagay. Then, ano pa? Ayan, program to table admin. So, their relationship is one to many kasi sa isang program, pwedeng magkaroon or pwede siyang i-manage ng ano, iba't ibang admin. Tama. Uh-huh. Pwede siyang i-manage ng iba't ibang admin. Pero sa bawat admin is yung particular program lang kaya nila, yung pwede nilang i-manage. Yan. Sino pa? Ayun na, no? Tapos na natin. Ano ba important? Important? And then... Gagamba, no? Oo. Nakakaligo?